Ang marami nagtatanong, bla bla bla, nanahimik si pastor, bla bla bla, nagtatanong. Ay, Ito lumabas marami na yung ang nakapugal statement. speaker. Nandiyan ako sa social media, pakinggan nyo na lang mga kapatid. Okay? Pakinggan nyo na lang. Okay, At alam nyo pakinggan na nyo, kung ano nandun ang po yun. nangyayari sa bansang Kompleto, kaharian ngayon. sekados na po yun lahat mga kapatid. Yes. Okay, So so without ba? further ado, my brothers and sisters, lahat ng nakikinig Luzon, Visayas, and Mindanao, ang maghahayag ng katotohanan patungkol dito kay alias Jackson. Sino nga ba siya? Please welcome, ladies and gentlemen, Brother Edison Masayon. Hello, Brother Edison. Hello. Good morning. Hi. Good morning, Welcome to Brother Let Us Carlo. Talk. Dayan, good morning po. Praise the Father. So, pakilala ka muna at ilang taon ka sa Kingdom Ministry. Oh, mag-greet ka rin sa mga audience. So, may buntag sa tanan mga kaisunan, sa mga kaparintihan nga naminaw din haa. Sa o gabi na sa ako ang kuya nga inout nga naminaw ka karon. So, by the way, pailaila ko sa inyo, ako si Brother Edison Masayon. 25 years na sa ministry, full-time ministry since 1999. Mga isoon. So, 13 years old na ako na ilhan ang kingdom through television. Mga isoon. So, may samahan, padasan, padayang giyapong kudere, ng alagad, padasigon. So, how many continuous years pa ka na po, magamit. Kuya? How many so, years in the service? Nag full-time ako June 1, 1999 after youth camp. So mag 25 years na rin ako ngayong wow. June 1, praise the Father. Tapos na ako din mga kapatid para ipaliwanag at ipakilala sa inyo kung sino yan si alias Jackson dahil walang unang mas nakakakilala sa kanya kundi ako mismo na kapatid niya. Kuya mo to, kuya. Kuya na ako na siya. Sabay ba kayong pumasok sa kingdom? Again, brother Carlo. Sabay ba kayo? Sabay ba kayong pumasok sa kingdom noon? Actually, mas nauna pa siya sa akin kasi mas bata kasi ako noon. Tapos nauna siyang nakapagtapos ng second year niya, yung graduation nila ng second year high school. Tapos ako, late kasi March na. So nauna siya ng parang weeks lang naman. Weeks lang. So, ito, Brother Edison, no? Gusto nating ilan, anong klase ng uuring kapatid yan? Si Edward alias Jackson. Actually, yan si Edward talaga noon pa talaga sa bahay pa namin. Talagang discontentment yan siya. Tapos, laging iniintindi na lang ng parents ko. Hindi ko akalain na in spite sa nauna siya sa akin sa pag full time, ganyan ang ginagawa niya kay pastor. Lalo sa unang hearing, alam mo yun brother Carlo at Dayan, hindi niya ako binanggit. Mama tsaka papa daw yung ano, mama tsaka papa lang yung binanggit niya. Nakalimutan niya yata ako ba? Nakalimutan ka na, kinalimutan ka. Tapos yung sinabi niya na may YL na pumunta sa bahay namin, hindi niya inayos paano kami na-convert, paano kami nakapasok. Saka, unang-una, kami mismo dalawa ng kuya ko ang nakapag-discover ng kingdom. Ang papa ko kasi noon dati, parang depressed siya noon kasi meron kaming business noon na malakas siya during klase. Tapos yung tsaka yung papa ko rin kasi dati professor siya ng tatlong university sa Osamis. Tapos nung time na yun lagi kasi kami nag-aaway ng kuya ko sa TV. Ang gusto ko na channel yung Discovery Channel, sa kanya yung Kenkoy, kaya yung utak niya yung Kenkoy hanggang ngayon. Yun din ang reason paano namin nakilala ang ministry kasi sa paghahanap namin ng cartoons nakita namin yung logo ng Kingdom of Jesus kasi itong red at saka blue, di ba, na-assemble yan. Kala namin, parang transformer ba? Kala nyo cartoon. Kala namin cartoon. Ito, tingnan natin ito kasi transformers to. Nung nabuo na siya, uy, Jesus Christ. Ganun. Tapos nung sakto, nung pag-uwi ng papa ko, depressed siya, naghanap siya ng, parang ano siya, yung kailangan niya ng mailabas yung problema niya ba, na ganun-ganun.
Tapos tinitingnan niya yung mga ibang channels ng religion, una niya nakita yung sa El Shaddai, yung kay sino pa ba yun? Yung sa Jesus Miracle Christian, basta marami, JLs, puro ganun, ah, mang hindi totoo, hindi totoo. Hanggang sa naikot niya lahat, tapos ako yung nagsabi sa papa ko na, pa, may isa pang channel dito na ano, baka gusto mo matinan dun. At nung pag-switch namin sa channel ni Pastor, it was IBC Channel 13, it was 1998 or 97, di ko lang, sobrang tagal na kasi. Tapos nung nakita ng papa ko, doon siya nagre-react, ito yung totoo. Kinuha yung Bible, talagang biblical yung mga messages ni Pastor ba. Saka hinanap, kami ang naghanap sa ministry, yung papa ko mismo. Wala pang KLC nun sa Osamis, nasa Tanggog pa lang. Yung papa ko mismo ang naghanap. Tapos, kaya nga, nagtataka ako nito si Edward na bakit ang lakas ng loob yung siraan si Pastor na tinanggap kami niya dito sa kingdom, hindi kami kilala. Tapos, yung sinabi niya na hindi pinaaral, eh, sa bahay pa lang namin, tumatakas siya ng madaling araw para maglaro ng video karera at computer. 1 o'clock, 2 o'clock, ganon. Even yung papa ko na sinabihan ko, lately lang, galit din. Siya na mismo nagpaalala, yung papa ko na mismo nagpaalala, yun pa lang ginagawa ni Edward na hindi maayos mag-aral ba. Tapos ang nakakahiya pa nun, tamad. Ang nakakahiya pa nun kasi kilala kami sa school kasi mismo yung mga ng school close namin. Parang apo na rin kami. Siya yung paggawa ng bad record dun pa lang. Tapos pumasok ako sa nag full time kami, hindi niya rin masasabi na pinilit kami. Kasi ang pinakaunang hindi pumayag na mag full time kami, yung mga leaders namin, yung mga YL namin, saka yung coordinator. Alam mo kung tandang-tanda ko pa yung lagi nilang sinasabi, sigurado kayo mag full time kayo. Magagalit yung parents nyo. Kaya, tingin ko lang kung saan niya kinuha yung kapal ng mukha niya ba na raan bitaw si Pastor. Hindi man yung unang lumaki. At saka siya pa yung nagpigil sa akin na mag full time. Huwag kang mag full time. Kasi hindi basta-basta mag full time. Sinabi pa niya sa akin yung dating Genius Studio ngayon. Maalala ko talaga. Gusto pa niyang kunin yung application form kasi ayaw mag full time ako. Tapos nung in-interview kami, hindi man kami pinangakuan na mag-aaral kayo kasi ang pinasok namin is salvation number one. Exactly. Tapos hindi kami pinangakuan na gaganda yung buhay niya dito. Plastado ganyan. Tapos ang naintindihan ko lang kasi sa wala ni Pastor na yung seek ye first the kingdom of God. Tsaka kahit wala tayong kaalaman, ang Ama na mismo ang magbibigay ng kaalaman sa atin. Tsaka nun, yun, although hindi kami talaga pinakakuha na makapag-aral, alam mo, Brother Carlo at Ate, Dayan, sabay kami nag-graduate ng ALS. Sa GMC. So pinaaral kayo. Si Edward, pina-BS. Ito, sorry na rin sa leader ko kasi ako gusto akong paaralin sa music department. Kasi asan ako sa music department ng 2008. Gusto akong paaralin kahit vocational lang, electrical, yung sa aircon, gano'n. Tinakasan ko nga. Kasi ayaw mag-aral. Pero praise the Father, dahil sa pinanghawakan ko na sa pangangaral ni Pastor na ang Ama ang mismo magbibigay ng talent sa'yo. Hindi lang yun ang binigay na talent sa akin, marami pa. Kaya hanggang ngayon, naglilingkod pa rin ako dito. Edward, sorry. Pala, medyo man eh. Ikaw ah. Sabi ko sa'yo, magkapit ka, Brother Carlo. Edison, ito kasi mga kapatid, sabi lang, hindi na sa pinat. Ikaw, alias Jackson, kapatid mo na mismo nagsabi. Sabi, pinaaral pala kayo ng ALS. Diba sinungaling? Yung alternative learning system, naabutan ko yung mga patid. For example, nag-full-time ka, graduate ka lang ng elementary, hindi ka nakag-graduate ng high school, tapos matanda ka na kahit anong edad mo, ipapasok ka sa ALS, alternative learning system, dito yan sa GMC. So, that is a program of Department of Education. Tapos,
in-incorporate ng DMs. Gusto mo kahit matanda na para gusto lang makagraduate ng high school para may access. Adjust Jackson. Pinaaral ka, nakagraduate ka ng ALS. Tapos, after graduation ng ALS, nag-aral ka ng Bible School. Eto mga patida, mayroon po tayong mga head in charge ng Bible School. Ano pang feedback nila sa Bible School? Tamad kang mag-aral. Ayaw mo pumasok. Tingnan mo, makukunik mo. Kasi sabi ng kapatid niya, Miss mo, si Edison, nung bata pa yan, ayaw niya talaga mag-aral. Nag-ilalakot siya. Doon sa computeran, sa karera. Alam mo yung karera, video karera, sugal yan. Sa computer yan, magulo-gulo ka lang dyan. Karera ng kabayo yan, kung manalo ka, may pera. Ka, mga ganun. Tingnan mo yung pag-iisip mo. Tapos mag-ako sa kanya, hindi ka pinaaral din sa kingdom. Ang kapatid mo mismo ang magsasabi na ikaw ay napakalaking tanga at bobo at sinungaling. Totoo yan. Sige, Brad Edison. Ano pa? Saka ito pa, Brother Carlo, Ate Dayan, ibubulgar ko rin. Alam mo ang kalokohan yan? Pinuntahan kami ng dalawang gangster sa bahay namin sa Osamis noon. Hindi pa kami kingdom, hindi pa namin kilala si Pastor. Alam mo anong ginawa niya? Meron kasi siyang nakalaban na parang binubuli kasi siya lagi. Nagbayad siya ng 200 pesos sa gangster. Hindi niya nabayaran, siningil na yung ang papa ko doon. Buti na lang yung papa ko, yung fraternity niya, yung pinaka-baluarte nila doon mismo sa school nila. Pinayaran din naman ng papa ko. Di ako pinalapit ng papa ko. Kasi sa Osamis kasi, dyan kasi yung ano ng Kuratong Baliling. Lantaran yung drugs doon. Yes. In fact, yung school namin, yung classmate ko na grade 6, pinuntahan din ng dalawang high school student, may dalawang 3-8. Isa rin yan sa kalokohan ni Edward. Sa labas pa lang talaga. Hindi naman naka-experience ng suntukan. Pero ang tapang mag-ganun. Tingnan mo ito mga patida. Ito mismo, galing ito kay sa kapatid niya. Kakabatang kapatid. Kilalang-kilala niya ang kapatid niya ito. Na ubod pala ng kalokohan, bata pa lang. Bata pa lang. May traumatic experience ito eh. Kung sabi na lang, natutrauma daw sila kasi inabuso sila sa kinang Edward. Kapatid niya si Edison, may traumatic experience yun na nakwento na sa atin. Di ba tinutukan? Ano yun? Pakikwento mo ngayon? Ito, ilang beses din akong tinutukan ng kutsilyo nyan sa leg. Sa anong dahilan? Nangupit kasi yan ng pera. Tapos, ang di ko lang maisip. Ako yung nakatabatang kapatid. Pero ako yung mas pinagkakatiwalaan sa tindahan namin. Kumukuha niya yung pera, nilalaro ng video kare. In fact, na-bankrupt yung business namin dahil sa kanya. Ay. Sobrang galit ko talaga. Klaro natin, Brother Edison. May record. Nangungupit ito ng pera. At tinuruan pa ako mangupit ng pera. Tinuruan ka pang mangupit ng pera. Ito mga patid, ito sinungaling. Hindi ito pagsisiroy kasi kapatid niya mismo at hindi ito nakapiring-piring at mga anong mga... Walang tago-tago ng mukha. Totoo ito. Mga ilang taon kayo ni Kuya Edison? Mangungupit ka pala at tinuturuan mo pa itong kapatid mo na mangupit. At tumututok pa ng kutsilyo ba? Ito ang kutsilyo. Alam mo, traumatic yan. Yan ang totoong traumatic. At sa... Balikan ko lang ha, kasi sa hearing sabi pa ni alias Edison. Ano ba? Ha, magkape na ikaw? Pakibigyan ng kape si Brother Carlo. Ano ba? Parang nangyayagsig na. Excited. Kasi ito si Arias Jackson, na kapatid ni Edison na si Edward Masayon. Reconnected na. Sabi mo, natutroma sila at may pinapatay daw si Pastor. Ikaw mismo, kasi yan ang ugali mo. Tingnan mo, lahat na nag-akusa kay Pastor, mga pambabastos, mga pambalabang hura, mga lahat na yan. Actually, mga kapatid, sila yan. Sila yun. Sila yan. Ito, very evidence. Tingnan mo. Sabi niya, nagpumapatay daw si Pastor. Nag-detreto, matutroma ka. Ito ang kapatid niya, si Brother Edison. Tinutukan ang kutsilyo. Brother Carlo, yun ang sinasabing, what you say is who you are. Totoo yan. What you say is what you are.
What you eat is all you eat. Ako pa sa'yo. Di ba? Edison, Brother Edison, ilang taon ka noon nung tinutukan ka niya? 1998 siguro, mga nag-start siguro 9 or 10 ganyan. Bata pa. So may mga ano na siya. Attempted murder? Oo. Grabe. Si ano nga, Arlington. Tapos bata pa kayo. Ilang beses ka tinutukan ng baril? Kuchilyo. Kuchilyo, ito naman baril agad. Sabi ko sa'yo, kailangan mo ng kape talaga. We need coffee. Pasenda kape, bakit naman. Ang maalala ko twice. Okay, yung isa may saksi talaga. May isa may saksi. Oh, mama ko mismo. Oh. Edi na-shock yung mama mo pagkakita. Oh, pinagpapalo siya. Harap-harapan. Alam mo, tingnan mo, ang utak nitong kapatid mo ba? Sorry ah, kapatid, alam ko kapatid nito pero lumabas ka nito ako. Ay, sa kung ako magtingin sa tagalabas, makita ko anong klase niya. Biro mo, tuturuan kang mangupi. Ha? Ayaw pumasok sa eskwela, gusto lang mag-computer at magkarera. Hmm. Tapos tinutukan ka ng kutsilyo. Anong klase? Bahay pa ng gangster. Oo. Oh. Nakita nyo, gaano kabasagulero ang utak nito? Hmm. Pumasok sa kingdom. Yung, kwan ba? Giantos, ano sa Tagalog yan? Tiniis. Tiniis yan dito sa loob ng kaharian ng ama. Hmm. Kasi he belongs to different department. Napunta ng security, napunta ng Bible school, kahit saan siya napunta, sakit po ito ng ulo. Si Pastor Kuno ang nag-supply kay Formula. Hey Carlo, parang sa boxing ring ba? Kung saan ko pa security sa Glory Mountain, ang kami klaro mo na ito yung isulti nga about sa Pastor nga, si Pastor Kuno ang nag-supply kay former President Duterte o baril kay former Mayor Sara Duterte. So ako lang to ikuan ko. Ingani ni siya. Ako security ko. 16 years ako sa security. Kami mismo gani ha security ni. Mutuyok si Pastor ng tibok Glory Mountain, maadlaw magabi. Kami mismo nagasunod kay Pastor. Nga nung wala man gani may nakakita nga naigitunol si Pastor kay Pierre Ardi nga baril. At saka, pag naana sila ni Pierre Ardi diha, bisag kami security. Distansya na kayo niya na. Kini mga PSG. Ay, PSG! Sitsitan nga ng PSG. Anaong gabi, isang pag-apupan ng compound. Kay siga na sila kay Presidente. Protocol yun na. Protocol na siya. Isang tawat ay mahimo na kay ang ilahang kwan, siguridad sa presidente. So kami mismo nga security dito sa Glory Mountain, dili ni basta-basta nga makaduol. Dili ni basta-basta makaduol. Unya, karon nag-ingon siya nga, si Pastor lagi kuno ang nagkwan. Nag-suporta. Muwato kuno si Pastor og ng Glory Mountain. Magsakay yung chopper. Ang sulti niya, chopper, narito bagbag daw. Wala pa siya sulti. Wala nga dagandag ko, doon ka ng bagay. Paggawas na rin ko, ang unang pangutana, mansion daw sa Glory Mountain. Naabay mansion sa Glory Mountain. Ako, tapon. 16 na ko katuwig. Dito ko talaga. Pero no, 16 na ko katuwig sa kuwan. Sa Glory Mountain. Pero wala ko'y nakitang mansion dito. Siguro may ka ng bubuk-bubuk ito rito nga. Mahuman siya huwag ka ng lula o gold pa na mahulay siya rito. Yes. Pero maging mansion, pataka ang gawin. Hindi niya kasi siguro alam ang ibig sabihin ng mansion at ng kubo. Hindi niya alam ang difference nun. Siya nga nga. Kubo rito? Dito mong yung ka. Kaya naging mong ka, landscaping ka. Ako security ko rito. Adlaw gabi, nag-arubing ko rito. Ako mismo, nag-arubing dito. Wala man gani ko'y nakita sa iyo. Okay, sige na kagkatulog mo. Wala akong nalulog. Ay. Sige na kagkatulog. Kunya, magawas na kapag galag plato. Kusina. Oh my God. Grabe. Tapos, yun, pag ka nga. Sa tunggingon mo nga, na kay goal nga 300 kada one, ay 3,000 kada adlaw. Mataka, ramang ka. Ikaw,
man ka sa Bagyong Yolanda, kabalo ko ana. Hmm, gikan dere to ite. Ite, gikan na sa kuan Bagyong Yolanda. Una karon na kuan sa ano sa tong mga kuan ko dito mga pagtabang na to dito. Member nga na dito na sa kuan sa ilaha sa Tacloban. Oh, Tacloban. Okay, wala Tacloban na. Oh, Tacloban ni wala ni. Nana ni ani pula kang ilong ani. Oh. So ang ingon mo gi isag pa kani pastor. Mm. Pastor ta pribilehyo ba ni mo sag paog kani pastor. Grabe jud. Kagaspang sa iyang dagway tapos lapatan sa kamot ni pastor na unsa ka? Ang dagway ni mo. Basig masama ni kamot. Basig masama ni pastor. Kuya. Kuya, may sinabi pa siya na ano, nakita si Sara Duterte daw pumunta ng Glory Mountain. Di ba never once pumunta si Sara Duterte sa Wala, Glory Mountain? Kani guys, security ni. Siya makasultin. Siya makasultin. Kung na makasultin dito, naana na sa security ang kuwana na kung ginsay bisita. Hmm. 2010 pa kung na-assign dito. Antod karoon na ako dito. Wala pa nakabisita ang atong Vice President. At saka never silang nagsabay ni former President Duterte at ni Vice President. Never nagsabay na magbisitahan kay Pastor. Wala. And then, alam mo, totoo naman may inabot kasi ang sabi niya may inabot daw si Pastor kay Sara. Kay, ano pero iba inabot ni Pastor. Tingnan mo, ano nga yun? May video tayo na picture eh. Ito yung inabot. Flowers, gika na. Siguro hindi kami sa tapos. Tanawa na mga baka. Okay, si Vice President hindi pa nakabisita dito siya bumisita sa compound. Oh, ilang beses dito sa compound? Dito sa Glory Mountain. Wala pa bisan kay isa. Tapos dinidig ba rin, hindi po ba rin ang inabot ni Pastor? Yan o, napakaganda mulang lang pala. Subida. Eh, at saka, sayang gi consulte niya. Dili man si Sarah nag-abot si Pastor daw. Dako nga ba? Oo. Kunya, kung layo ka, makita ba rin yung mga kung sa'yo sulod sa bag? Oo, okay. Kung saan kuha niya na imbra rin ang iyang ano, mata? Oo. Oh. Dili man ko landscaper, pero multitasking, mabalik ka naman ni Pastor. Nagagi po na po na for 26 years. Nasaan ko kong Glory Mountain. Kunya ikaw, abinin mo na istorya na rin ka. No, ipa-istorya ka sa mga. Kasi ang problema kasi sa'yo ganito, ang daming reklamo sa'yo. Mm. Ngayon kami, na binig trust no ni pastor na kausapin kung halimbawa mayroong mga problematic sa ano sa GM kasi yun nga nilagay ka doon eh sorry nilagay ka doon kasi may kasalanan kay alam mo yung kasalanan mo eh hindi ko pa sabihin dito no ano ba naman makukuha namin kung kahit tayo ito yung ginamit dito sa totoo wala eh no pero masakit sa amin kasi na pagbintangan mo si pastor ng mga bagay na hindi naman ginawa ni pastor sa iyo oh kami 26 years hindi kami perfecto, lahat nagkakamali. Pero ever since wala akong natanggap o na sinampal kami ni Pastor, kahit pitik man lang, yung sabi nga ni Brother Jessica, kahit pitik man lang ha, wala ka ni. Tapos sabi mo sinampal ka, ha? Hindi ka. O ba, no? Grabe, yun nga, tama talaga ang tanong ko lang ba, no? Tama talaga itong talong na to ba? No, ilang magkano ba ang bayad sa iyo? Yes. Ha, para magsimbaling ka diyan. No, magkano? Isko, ilang taon ka lang sa ministry, hindi ka na umabot ng 3 taon. Di ba? Pero decision mo yung lumabas. Kasi diskontento ka nga, di ba? Diskontento ka. Sabihin mo na binibigyan ka lang ng honorario 200. Yung sinabi ni Aba, yung kanina, yung daily, binibigyan siya ng 1.5 pag madaanan siya ni Pastor kasi araw-araw si Pastor Bon. Yung sinabi ni Aba na 5,000, allowance lang yun. Hindi na lang yung honorary niya. Kaya, ako lang. Ganyan si Pastor ka ano sa mga landscaper kasi grabe yung hard work. Tapos ikaw, sasabihin mo, landscaper ka. Gusto, yun nga. Ito man yun. Hindi ito panlalait sa'yo. Bilang ka sinalait. Pastor eh, kaya masakit sa amin eh. Kaya nagsasalita ka. Actually, hindi kami sanay umarap sa kamera. Sanay na lang kami ngayon lang. Oo. Nasanay na lang. Oo.
po kayo. Binigyan kayo ng ni ano ni Tiberos diyan naman si Tani. Bakit sakit din kami? Mm. Bitagtagan namin sa ministry tapos ganyan ganyan yung pastor. Oh. Ha? Ang pagkakamali dito normal. O pero never si pastor na dumampi yung kamay niya sa amin para sabihan ako, nagkasala ka, sasagpain ka, gano'n. Wala, wala yan. O, grabe si pastor, ang gugma niya. Grabe yung love ni pastor. Ngayon, may comment-comment ito, Portugal na ito, kilala ko rin ito ba? Hmm. Kasi na-assignment ako dito sa JMC, ha? Nabasa ko yung comment-comment ko dyan, tumahimik ang babae ka. Kahit ganyan mga hindi member dito, yung nag-aaral din sa JMC yung basketball player, nandiri nga sa'yo. Ay, eto na. Yun pa nga nag-send dito ng picture ng, ewan ko ba? Black hole. Grabe, no? Alam mo, hindi namin alam lahat yan. Tapos mag-comment-comment dito, walang hiya ka. Suporta ka pa dito sa bakla na to na, ewan ko ba? Yeah, daya yung tawag sa kanya, yung alias rin. Yan. Kasi nga mga bayaran. Oo. Pero nga, magkano? Nagtatanong lang magkano. Mm-hmm. No? Kasi yung Tiberos, iwan ko ba, bakit ka pa naging senador, no? Hindi ko alam mo. Puro, ha? Puro, grabe. Pinilit niya makapasok sa senatorial eh.